Sitting on our sixth spot, let's get to know Major General Romel Francisco Marbil, who has been appointed as the new PNP chief. Marbil is a member of the Philippine Military Academy class of 1991 and has served as head of the Directorate for Comptrollership, managing the PNP's financial resources. He was also director of Police Regional Office 8 in Eastern Visayas and headed the PNP Highway Patrol Group. Marbil is 55 years old and is set to retire February next year. His appointment overrides that of Lieutenant General Emmanuel Peralta, who had been designated as PNP officer in charge for just a day. The PNP chief post was previously held by General Benjamin Acorda, who has officially retired from service. So, pinag-usapan din natin yan yesterday, yeah. Kasi nung over the weekend, meron tayong OIC, pero one day lang siya. Sunday siya na designated sa OIC. Tapos nga, yesterday, ito na, siya ay pinangalanan na yesterday. Police Major General Romel Francisco, which is also due to retire next year of February. That's why a lot of people are saying, it's time to review how these people are appointed because nasisira ang continuity in program. Exactly. Buti na lang si General Marbil, di ba, one of his platforms was kay Acorda din na iitingin nila ang transnational crimes, which is also General Acorda's one of his platforms nung siya ay PNP chief. So ganun din tutuloy niya. Plus plano ni General Marbil integrate yung PNP more into the technological sphere. Kasi hindi ngayon din ha. Maging high-tech na daw ang PNP. Totoo yan. Kasi talamak talaga ngayon, especially yung mga cyber crimes. Correct. Diba? And talagang nahuhuli ang PNP when it comes to combating. Oo. Tsaka reporting mechanisms. Kasi hindi na viable minsan ang landline to call the PNP or through a number. Baka naman meron mas efficient way of text. Meron text na kasi text the chief or something, di ba? Pero sabi niya, parang baka there's a more efficient way of using current gadgets to get in touch with the PNP. Tsaka talaga dapat yung pag-ayos ng PNP, di ba sabi niya, yung hindi nakatatakutan, making people safe talaga yung mandato ng PNP. Kasi talagang ako, lumaki ako na ganyan na naririnig ko sa iba na, sige, tawag doon, pag tinatakot ka ng magulang mo, di ba? Mahuhuli ka ni Mamang Police. Okay. Sumbong kita kay Mamang Police. Di ba, tapa ako ganun na. Diba? Kaya sabi nila, dapat itigil na rin natin yung ganun, na using officers, supposedly officers of the peace and security guards and other people like that, nasa panakot sa bata pang discipline because hindi naman talaga yan ang mandate nila, yung hulihin ka ni Mamang Police. Hindi mo kainin yung lunch mo, hulihin ka ni Mamang. Kito, may mga bata, pag laki nila, kumakain ng lunch, nagtatago sa police. Tsaka ayusin din nila yung mga police outpost nila, yung mga presinto nila sa iba't ibang lugar. Kasi may mga police station na ang ganda, computerized, di ba? Pero may mga police stations pa rin na typewriter pa rin ang gamit. Sila. Ang init, ang gulo, hindi na alam ang gagawin. Nalala ko kasi one time na sa precinct tayo, may inaayos tayo, di ba? May naayos tayong case. Yung police, wala silang walang printer. Nagbigay tayo, we had to donate para lang magamit nila. Diba? Kasi nahihirapan din ng mga police natin to function efficiently without the necessary equipment. But we will see kung anong gagawin nga in the next few years until matapos yung term. But a lot of things are, alam ko, are happening and improving. Daming police outpost stations na nai-improve.